mo? Are you ready to praise the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Before we start praising God, I want you to give the Lord a shout of hallelujah in the count of three, as loud as you can. I want you to flash it all out. At sabi dun sa verse kanina, nung two blind men, they said, Lord, even louder. They shout louder. Dahil kahit pinapatahimik sila ng crowd. And ngayon, we're going to shout a hallelujah to the Lord. Amen. Hallelujah. Are you ready? One, two, three. Hallelujah!
medyo kasi luma yung place. So sabi, bawal daw tumalon doon. Hallelujah. Pero ngayon dito, we are free to jump. We are free to praise the Lord. Hallelujah. We are free to dance. Hallelujah. Walang magpipigil sa atin ngayon dito. Amen. Hallelujah. Let's continue praising God. Hallelujah. Thank you.
glorious you are this day. Forever your love remains. Hallelujah, Lord. Your hands. Your hands have already made a way for multitudes to be saved. Lord, we cry out and pray. You are the Lord of all. You give.
why we're here, God. You're the reason why we worship. You're the reason why we keep on praising you, God. Hallelujah. Hallelujah. Even this morning, Father, we thank you, Lord, for visiting us, oh God. We thank you for your presence, oh Lord. Truly, Lord, that you are great. Lord, no one is higher than you, oh God. You are higher than our storms, so are higher than our situations, oh God. You are higher than ours, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We continue to lay everything down at your feet, Father. We thank you, Lord, for preparing our hearts, Lord, to absorb your word, to receive your word, Father. And we will continue, Lord, to meditate your word, oh God, in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Before we sit, kamayan po muna natin ang bawat isa. And let's continue to welcome one another in the presence of the Lord. Pagpalain ka. Daming bakante. So, konti lang po muna, konti lang tayo medyo, ano, busy pa yung iba. Baka po pwedeng umusog yung mga banda dyan, punta dito sa harap. Abe. Baraming bakante. Ayaw nyo? Tutula ko kayo papunta. Sumunod kayo! Basta ay nandiyan sa likod, dito. Demanding. Dominant. Hallelujah. I want everyone to be seated na. Hallelujah. Praise God. Are we ready? Okay. Hallelujah. Praise God. Okay. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you, O Lord God, for this morning, O Lord. Thank you, Jesus, for the privilege, O God, that everyone in this place, Panginoon, I believe, O Lord God, that you will continue to touch everyone's heart, O Father, that your words will continue to remind us, Panginoon, O Father God, and even give us the wisdom, Panginoon, O Lord God, in Jesus' name, that we are confident because of you, Jesus Christ, in our lives, Panginoon, O God. Thank you, Father, O Lord God. May you continue, Lord, and let the Holy Spirit continue to move in this place, O God. I know and I believe that everyone's heart is ready to listen for your words, O God. Father, we thank you and we bless you in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon.
Praise God. Alam ko, napakalaga. Sabi nga, napakalaga sa atin na maka-breakthrough. Amen? Maka-breakthrough in worship, in praise, in prayer, even in words. Napakalaga sa atin to connect in the Word of God. Amen? Because hearing and hearing God's Word, faith comes. And even hearing and hearing God's Word, it changes our life. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Hallelujah. And I believe, no, that this season, no, na ang topic natin is about the image kingdom. Pag sinabi natin image, hallelujah, the image of the kingdom or image kingdom, kumbaga, ang goal ng Panginoon is for us to make His image. Tama? Kumbaga, maliwanag, even last week, tinuro sa atin the character of Christ Jesus. Doon tayo papunta as a Christian. Hallelujah! Amen. Sabi nga, we need, kung tayo, makikita natin, and we can also evaluate ourselves, nasa na ba tayo doon sa wangis ng Panginoon? Hallelujah. Paano masasabi na 50% ka na ba? 75% ka na ba? O 10% pa lang? Hallelujah. But sabi nga, as long as we continue walking, knowing, seeking God, hallelujah, tayo nagpapatuloy na nananatili sa Panginoon. Nothing is impossible in Jesus Christ. Lahat tayo mababago. Amen. Do you believe? And this morning, ang share ko lang po, wala po tayong PowerPoint, biglaan. Hallelujah. But please, let your notebook or Bible be prepared at hanapin nyo na lang po ito. Amen? Hallelujah. So this morning, ang i-share ko, it's about the transfiguration of Christ Jesus. Remember, the desire of God for us is to become like His image. Hallelujah. And God desires, no, we as His people na talagang magpatuloy sa Kanya, is-seek, we need to seek Him, we need to knock, no? We need to ask more of Him. Hallelujah. If we wanted to be, sabi nga, if we wanted, sabi, to be saved, no? Na talagang we need to restore our relationship with the Lord. Ha? So, let's read sa Matthew chapter 17, verse 1 to 9. Okay, sabi dito, now after New King James, okay, now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up on a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Okay? And behold, sabi dito, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, is it good for us to be here? If you wish, let us make here 3 tabernacles. One for you, one for Moses, and one for Elijah. So nakakasunod po. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out, the cloud saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear him. And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. But Jesus came and touched them and said, arise and do not be afraid. When they have lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. Sino nakita? Jesus only. Kaya napakalaga sa atin, we got to fix our eyes unto Jesus if we wanted as Christian
to be like Jesus. Abe? Focus their eyes to Jesus. May nakasunod pa, only. Okay? So, hindi malikot ang mga mata ng disciples na to, kaya wala sila ibang nakikita, kundi ang Panginoon. Hallelujah. And so, this morning, I'll just give 3 points, or 4 points, no? This is one of my favorite devotions na talagang nire-remind ako ng Panginoon. Hallelujah. Minsan ko na rin ito naibahagi sa iba. Hallelujah. Sabi dito, if we wanted to be like His image, point number one, punta tayo sa point number one agad. We must be hunger and thirsty in His presence. Tama ba? Kasi kapag tayo hindi nagutom, uuhaw sa presensya ng Panginoon, hallelujah, mawawala tayo. Tama? Hindi ka nagutom sa words. Hindi ka nagutom or uhaw sa worship. Hindi ka nagutom makipag-fellowship. Hindi na tayo gutom. Hallelujah. And once na tayo daw ay hindi na tayo gutom o uhaw sa presence ng Lord o sa mga gawain patungkol sa Panginoon, we got so many excuses that we give. Hallelujah. That would be the time na unti-unti tayong nauupos o unti-unti tayong nawawala sa presence ng Lord. Unti-unti nawawala yung appetite natin sa words, sa worship, sa prayer, which is lagi itong tinuturo po sa atin na ating mga leaders. Warfare, worship, and words. Amen? At napakalaga sa atin that we need to make babad. Sabi nga, kailangan nating bumabad talaga sa presensya ng Panginoon. Amen? That is why the reason kung bakit tayo lagi nire-remind na lagi tayong mag-devotion. And through devotion, meron tayong nakakain na salita ng Panginoon. So anytime that there is a battle, handa ang sword mo. Amen. Every time na kailangan mo magturo o mabahagi ng salita, handa ang sword mo. Amen. And that is the importance of devotion. Hallelujah. That is the importance of worship. That is the importance of prayer or warfare na meron kang ginagawa personal la in your life. Hallelujah. And let us be thankful dahil talaga ito'y tinuturo sa buhay natin as a Christian. Handa tayo. Handa ang sword mo. Handa ang warfare mo, handa ka sa pagtayo para sa Panginoon because you are confident enough, hallelujah, that Jesus is with you and it is the Lord Jesus Christ who will speak and not you. Hallelujah, amen, hallelujah. Dahil nakita natin sa buhay ng Panginoon na talagang siya, no, handa siya anytime. He speak the words, he preach the gospel anytime, anywhere. Hallelujah. So if we are in the image of God at maging kahalintulad din natin siya, what's inside of Christ, what's outside of Christ, ay magiging kahalintulad din natin ang Panginoon. Hallelujah. Na meron tapang. Hallelujah. Ibahagi ang salita ng Diyos. So we need to be hunger and thirsty and that is our point number one. Sabi nito, panatilihin natin ang apoy sa puso natin. Hallelujah. Let us continue to get me on fire, no? Yung talagang, alam mo, minsan, kumbaga, meron ka talagang ginagawa on your secret place, no? Even though may mga battle ka or anything, what challenges sa buhay mo, alam mo kung saan ka bababad. Alam mo kung sino ang tatawagin mo. Amen? Hallelujah. Sabi sa John chapter 6, verse 35. John chapter 6, verse 35, sabi dito, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So ang sabi doon, sino daw ang naniniwala, no? Hindi na daw tayo mauuhaw o hindi na tayo magugutom. And I believe that every Christian who have a relationship with God really believes, no, that we are, if we are really connected in the Lord, tayo daw ay hindi na darating yung pagkauhaw natin o pagkagutom natin. Sino dito yung dumating sa time na parang feeling mo you are on dry mo in your life, no, parang uhaw na uhaw, yung parang bang masasabi na alam natin na ang Panginoon, He is the living water.
Amen? He is the living water inside of us. And that is the word na patuloy na dumadaloy sa atin as a Christian. Amen. Hallelujah. Gising ba tayo? Amen. So sabi, kapag daw ikaw ay nauuhaw, kapag daw ikaw naniniwala sa Panginoon, ikaw daw ay hindi na mauuhaw o magugutom pa. Hallelujah. Sabi sa Matthew 4, di ba? Maliwanag na hindi lang daw tayo nabubuhay sa pagkain. Naririnig natin to. This is just a reminder. Hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain. Bagkos sa salita ng Panginoon na lumalabas sa kanyang bibig. So napakahalaga ng salita ng Panginoon sa buhay natin bilang Kristiyano. And sabi ko nga, we as the image or the Christ-likeness na tinatahak natin, hallelujah, yung image ng Panginoon, hindi lang ito salita na naririnig natin, hindi lang ito yung mga napapakinggan natin, but we as a Christian, sabi, we need to be a lifestyle of the Word of Jesus Christ. Hallelujah, amen? Sabi ko, meron mga struggles na, Lord, di ko pa kaya. Lord, there are times that I still failed. I know and I believe that everyone still failed, no? I know and everyone, meron nagkakamali, mistakes. But the Lord, sabi ng Panginoon, be confident and be come to the throne. Diba? Sabi doon ng Panginoon sa Hebrew 14, na lumapit tayo sa trono ng Panginoon with boldness, with confidence. Because there is a help, there is grace, there is mercy in the throne of God. Nalalapit tayo doon sa ating Creator. Because this Creator is only the one who knows who, sino tayo. Because this is our maker na lumikha sa atin. Ano yung kapasidad natin? Ano yung kakayanan natin? Ano yung kaya natin gawin? This is the maker. This is our maker. He knows us. He knows you. He knows every details what's inside of you. Amen? So, lapit lang tayo sa Panginoon. If there are times na mga dryness in our lives, hallelujah, remember that the Lord is the living water. He will continue to give us life. Hallelujah. Isaiah 58:11 NLT. Isaiah 58:11. So sulat niyo na lang po. Sabi dito ng Panginoon, "The Lord will guide you continually, giving you water, and when you are dry, and restoring your strength, you will be like a well-watered," ito yung sinasabi ko kanina, "well-watered garden, like an ever-flowing spring." Hallelujah. Para kang puno, no? Na nandoon sa isang river na patuloy na dumadaloy. Hallelujah. And kapag patuloy na dumadaloy ang river o water na ito, diba, mas lalong namumulaklak or mas lalong nagbubunga yung puno. Amen? Sabi, if we remain in Christ and Christ remain in us, we will bear much fruits. Kung ikaw ay isang puno at nananatili ka doon sa isang river flowing water, hallelujah, hindi imposible na yung bunga o yung mga namumulaklak na to sa punong to ay hitik na hitik. Ay isang, kumbaga fresh. No? Amen? Hallelujah. And it's very important for us to remain, to be hunger and thirsty, to remain in Christ Jesus. Hallelujah. The Lord will give you. Sabi dito, kung tayo daw, ang Panginoon, ang siya nakakapag-complete sa buhay natin. Tama po ba? Hallelujah. Ang Panginoon lang magkakapag-feel sa atin ng completeness. Amen. Sino dito man tayo, minsan nakakaranas ng emptiness, no? Parang may mga kulang o kulang-kulang. Kaya pag kulang-kulang. Hallelujah. But always remember, it is the Lord that can complete us. Si Lord ang makakapag-refine sa atin. Sabi nga last week, no? We are just like a gold, 'di ba? May refining tayo. Dahil dun tayo sa image ng Lord papunta. And if there are, sabi nga, di ba, even last week, huwag mong takasan yung process.
Because even a gold, hindi niya tinatakasan yung pagre-refine sa kanya, paglalagay sa isang apoy, dadaan at dadaan tayo bilang Kristiyano dahil yun ang nais ng Panginoon sa atin, ang maging kahalintulad ng Diyos. So lahat tayo, I believe, gusto nating maging kagaya ng Panginoon, maging kahalintulad si Kristo. Amen? Hallelujah. Praise God. So kung tayo nakakaramdam ng incomplete, no? Yung parang may kulang sa atin, para bang Lord, di ko to kaya. Pero sabi nga si Lord, yung bahala sa buhay natin. Hallelujah. Lord, parang ang dry-dry ko ngayon, dry-dry, no? Mag-Nevea daw tayo. Dry ko ngayon, Lord. Dry ng skin. Pero parang sinasabi nga na, ang Panginoon, hallelujah, kung nakakaranas ka ng dryness in your spiritual walk, you got to remind yourself, you got to check, no? Evaluate mo yung sarili mo, baka kulang na tayo sa words, kulang sa worship, kulang sa connection sa Panginoon. Naakala mo okay lang within the day na hindi ka nakapag-pray. No, akala mo okay lang, pero the next day, dahil sa pagka-busy na naman natin, akala mo malakas ka pa. No, 1 week na tayo hindi nakapag-pray o hindi tayo man lang nakapagbasa ng words. Akala natin malakas pa tayo kasi nakaka-attend pa tayo ng Sunday service or ng prayer meeting. Pero hindi mo alam na unti-unti na pala tayo nadadry spiritually. Makikita natin to pag ang bilis natin mainis o ma-irritate sa ibang bagay. Matakot o mag-worry ka agad sa mga alalahanin. No? Baka nagkukulang na tayo sa ating pagbabad sa Panginoon. Yan. So let us continue to be stay doon sa nagbibigay ng buhay na ito. Hallelujah. Sa Panginoon. At yun ay Panginoon. Okay. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings. Like eagles, they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Okay? So tayo daw ay parang magiging, kung tayo dumating sa buhay natin na parang we are dry, nanghina tayo, but you got to hold for God's promises. You got to embrace that God's promises. Every words, no? Every detail, lahat ng binigay sa'yo ng Panginoon, because these words ang magbibigay sa'yo ng kalakasan muli upang ikaw ay magpatuloy sa Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. You got only to trust the Lord. Pagkatiwalaan lang natin ang Panginoon. I know that there are some dryness sa mga buhay natin. There are seasons na tayo minsan na the dry. Na tayo minsan ay dumarating yung mga struggles sa buhay. Hallelujah. This week, okay ka. Next week, minsan hindi tayo okay. But still, you got to trust God. But still, you got to be hunger. Alam mo yung magbabad lang tayo sa Panginoon at ibabalik muli, ang sabi doon sa Isaiah, a strength, a new strength. Amen. Hallelujah. Amen. Marami bang struggle? Buhol-buhol na struggle. Hallelujah. But God is just trying to allow all these things. Inaallow lang din to. Hallelujah. Para tayo ay mahulma. Para tayo ay mamold. Amen? Para lang tayo maging kahalintulad ng Panginoon. And we will fight the good fight of faith. Hindi tayo susuko. Amen? We will continue to stand. We will continue to embrace what's God's promise. We will continue to fight what is His promise na binigay sa atin ng Panginoon. We will continue to strive doon sa calling ng Panginoon sa buhay natin. Point number 2. He wants you to please Him. Okay, basahin lang natin ulit yung verse kanina. Yung point number 1 ko kung bakit naging hunger and thirsty sila, sorry, hindi ko to na-share. Is that kung makikita natin doon sa point, sa verse 4, sabi doon ni Peter, nung na-meet nila si Jesus Christ, di ba? Hallelujah. Nakita nila na nag-transfigure si Jesus Christ. Ang sabi doon ni Peter, Lord, gawa na tayo dito ng tabernacle. Di ba? Nabasa natin yon.
So it means, nakapagpalado tayo na sa presence ng Panginoon. Alam mo yon, nababago, nakaka-breakthrough tayo. No, there's a new encounter. Sabi, di ba, yun yung sinabi ni Peter, Lord, na-encounter niya doon si Jesus na nag-transfigure. Hallelujah. Sa appearance ni Jesus, di ba? Hanggang nasabi ni Peter, Lord, dito na lang tayo, gawa tayo ng tabernacle. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Nakapag dumarating pala tayo sa point at na-encounter natin ang Panginoon, na iiba ang ating mga kaisipan, na gusto natin talaga ay manatili na sa presence ng Panginoon. Hallelujah. That's the reason why point number one is we must to be stay in hunger and thirsty in His presence. Because kapag tayo uhaw at gutom sa Panginoon, there would always be a new breakthrough. There will always be an encounter sa Panginoon if you are hunger and thirsty in God's presence. Amen. So point number two, sabi, He wants us to please Him. Si Jesus Christ ba na please ang Ama? Yes. Amen. So kung tayo daw ay hinuhulma sa imahe ni Kristo, we need also to please God. To please the Lord. Sabi dito, sa point number five, while He was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of a cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. Hallelujah. So point number two, God wants us to please Him. And what can only please God? Sabi sa Hebrews, faith that pleases God. Hallelujah. Faith that only pleases God. Sabi sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. How was our faith? Alam ko, tumatatag na ang ating pananampalataya. Hallelujah. Sa dami ba naman ang mga pinagdadaanan natin sa buhay ng mga pagsubok? Hallelujah. Kailangan maging matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Now, kahit ngayon that this is the last days, amen, na parating ang Panginoon at ang hanapin ng Diyos, those who endure up to the last will be saved. Hallelujah. Nag-endure tayo because yan ay kabackup ng iyong pananampalataya. Nagpapatuloy ka kasi ikaw ay nananampalataya pa rin sa Panginoon. That no matter what happens, no matter what struggles, no matter what circumstances or hardship sa buhay mo, you still choose na piliin pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Hallelujah. So without faith, it is impossible to please God. We got to i-build, palalimin natin ang ating pananampalataya pa sa Panginoon. Diba? Meron story na meron dalawang tao na nag-build ng kanilang bahay, yung isa sa lupa, yung isa sa bato, yung isa sa buhangin. Pero yung dumating na ang storm, hallelujah, yung malalaking waves, ang unang natibag ay yung nagtayo ng bahay sa buhanginan. Hallelujah. So we got to build our faith in a strong, strong rock. And that rock is Jesus Christ. Hallelujah. Bigay natin ang lahat. I-surrender natin ang lahat sa Panginoon. Everything. Hallelujah. Amen? Faith can please us God. So hearing God's word, hallelujah, faith comes. Even in your obedience, in your worship, and our trust sa Panginoon, it pleases God. Everything we do that we acknowledge God, it pleases God. At kung napi-please natin ang Panginoon, sabi doon sa Psalm 37, verse 4, delight in the Lord and He will give the desires of your heart. Napakalaga sa Panginoon ang ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Let us continue to build this. This is just a simple verses o simple na mga
points, but I pray and I believe in the name of Jesus na tayo ay nire-remindan ng Panginoon in this morning. Di lang kayo, but also me. Hallelujah. Amen. So God wants to please Him. God is reminding us na huwag natin kalimutan na lahat ng ating ginagawa ay para sa Panginoon. Amen? Point number 3, He wants you to be victorious. Remember your position in Christ. Na? So ang position natin sa Panginoon, tayo daw ay hindi talunan. We are born to win. Remember that. Ang buhay natin, tayo daw ay pinanganak na tayo ay nagtagumpay na. Tayo ay victorious, winners, no? Tayo ay conqueror. We are more than conqueror. We are more than overcomer. And that is our position in the Lord Jesus Christ. Sabi doon, point number 3, God wants our life to be victorious. So kung babasahin ulit natin ang verse 8, And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. Arise and do not be afraid. Hallelujah. Arise and do not be afraid. Marami ba tayong kinatakutan sa buhay natin? Wala na, di ba? Wala na tayong marami pa ba tayong kinatatakutan? Sino dito maraming pang kinatatakutan? Wala na, takot tayo mawala ng pera. Sino dito takot pa mawala ng pera? Wala na? Okay, good. Wala na, thank you Lord. So wala na tayong dapat katakutan sa buhay. Hallelujah, because God gave us, sabi nga, a strong spirit, no? Not a weak spirit or a fear spirit, dahil ang fear daw, ito ay sa kaaway. Hallelujah. At alam ko na yung fear na yan, tinatapakan na lang naman natin ito. Kaya nga, faith must be above than of fear. Hallelujah. Amen. Ang pananampalataya ay mas mataas kesa sa ating takot. Hallelujah. Kung meron pa tayong kinatatakutan ng mga bagay-bagay, takot tayo mawala ng pera, takot tayo mawala ng trabaho, takot tayo, that's not for God. Parang inaalisan natin na ang kapangyarihan ng Panginoon. Di ba? Maliwanag even sa incubation na may mention nito. Hallelujah. Na ang Diyos ay nilikha na ang lahat ng ating pangangailangan noon pa man before He made the man and His image. Everything was already prepared. Amen? At alam ko, dumarating, yes, nakukurot tayo ng takot, but then, we got to declare it, that the Lord is our provider, that the Lord is our healer, kung may karamdaman tayo, that the Lord is our rock, kung tayo minsan nanghihina. Hallelujah! He's our strength. He will continue to renew our strength if we will continue to trust God in our lives. Amen? Because God wants us, our lives, to be victorious. We are born to win. We are born to be victorious. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat-lahat. Siya ay isang matagumpay. At kung tayo sumusunod sa Panginoon, tayo din daw ay magiging matagumpay. And do not doubt. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay nagda-doubt. Hallelujah. Kung siya ay matagumpay, ikaw din daw ay matagumpay. Ako rin daw ay matagumpay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. This life, sabi, everything will be temporary lang kung tayo dumadaan sa mga pagsubok. But be thankful, rejoice in every struggle, sa mga proseso. Thank you, Lord. Kasi mas lalo mo akong nahuhulma. Mas lalo mo akong inaayos. Hallelujah. Kaya nga pag tayo naayos ni Lord, magpaayos tayo. Amen. Hallelujah. God wants our lives to be victorious. Deuteronomy 20 verse 4. Sabi nito, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Hallelujah.
Sino daw? Ang Panginoon ang sumasama sa iyo. Sabi nga, to fight for you against your enemies, to give you victory. Your fight is not your fight. It is for God's battle. Amen? Laban ng Panginoon, ano man ang sitwasyon na meron ka. Amen? Hallelujah. Let us not give up easily. Amen? Basta patuloy lang. Kahit na mayroong nangyayari inside of you, patuloy lang. Patuloy lang tayo. Hallelujah. Alam ko, aayusin at babaguhin tayo ng Panginoon. And I remember the first breakthrough na dumating ako doon sa incubation. God said, may pinakita sa akin ng Panginoon, just to share, no? Alam niyo yung subasta? Hindi niyo ata alam ang subasta. Yun yung parang nasa dagat ka. Nangyari kasi sa amin to, talaga na-experience namin to, no? Nasa gitna ka ng dagat, so papunta ka talaga doon sa, ang bangka mo lang is yung parang, sinasakyan mo is yung parang sa island hopping, ganun lang kaliit. And then biglang umulan, biglang dumilim ang paligid. Hallelujah. At the same time, wala kang nakikita. It's so very dark. And I know minsan sa buhay natin, pag tayo nandoon sa isang sitwasyon of problems or situations or struggles, alam mo, feeling mo ang dilim-dilim ng paligid mo. Ha? And so that's physical na inano sa amin noon na experience. Hanggang pinaalala sa akin ng Panginoon sa incubation, first punta ko, breakthrough night. Hanggang unti-unti, no, na pinakita na sa akin ng Panginoon, it's a rainbow. Liwanag and a rainbow. And rainbow speaks to me, it's about covenant. The promises of God. And the word that I receive, I am giving you a new heart, a new beginning. Hallelujah. And that night, nakalabutan pa, kilabutan doon. Parang nangapal ang mukha. And that night, talagang, Lord, alam ko sa sarili ko may pinagdaanan. No, lahat tayo, but I thank God for that situations. And thank God doon sa pangako niyang yun. That promise, no, sabi nga, kapag may binibigay sa atin ang Panginoon, we got to hold that promise. Na mangyayari ito. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos sa mga panalangin natin, sa mga iniiyak natin sa Panginoon. Hallelujah. Sana hindi bulag ang Diyos sa nakikita niya na ikaw ay lumalaban pa rin. Hallelujah. Na ikaw ay nagpapatuloy pa rin. Na kahit sabi ko, masaya ako, wala akong schedule ngayon, pero kailangan mo pa rin tumayo. Hallelujah. Masaya ako talaga, di ba? Kaya lang, nangyari. Hallelujah. Amen. Now, that's promise ng Lord na kailangan mong panghawakan na dapat meron kang kasiyahan na natatanggap at pinaniyayakap mo yung joy na yon, yung promise na yon ng Panginoon at hindi mo yung bibitawan. And no matter what situation again that may come, it's a new level ng sitwasyon mo sa buhay o challenges mo, always remember for that words. Kaya lagi kong binabalik sa Panginoon ngayon pa lang, mula nung araw na natanggap ko, Lord, sabi mo, you are giving me a new beginning, a new heart. At ang pusong to, ang gusto ko ay puso mo, Panginoon. Hallelujah. Amen. We are becoming the image ng Panginoon. If we are becoming in the image of God, hindi lang ito ay imahe pang loob, but also for the heart, sa puso, no, that we need na makuha natin yung puso ng Diyos. Malaman natin ano ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Amen. We need to ask. We need to seek God. We need to knock. Hallelujah. Lord, ano bang nais mo? Minsan dumating pa ako nun sa point, Lord, nasa na ba ako? Hindi ko sinabi sa Panginoon, Lord, nasan ka na? Kasi hindi naman nawawala si Lord sa atin. Amen. Hallelujah! Tama, huwag niyo tatanungin ang Diyos, Lord, nasan ka na? Tanungin mo, Lord, nasan na ba ako? Am I still in your presence? Am I still in the purpose, in the track of purpose mo? Amen! Huwag mo siyang tanungin, Lord, nasan ka na? Dahil hindi na maalis ang Panginoon sa tabi mo. He will always be at your back, beside you, or in front of you. Lagi siyang nandiyan para sa iyo.
Kaya nga niya sinabi, seek and you will find him. Knock and the door will be open. Ask and you will receive. Amen. That is his words. And wherever you go, I will be with you. That is his promises. Amen. Tanungin mo ang sarili mo, nasa na ba ako, Lord? Nasa tamang daan pa ba ako o dating daan? Hallelujah. We need to hear God's voice. Amen. We need to hear Him. We need to seek Him. We need to pray fervently. Sabi nga, pray without ceasing na mas malaman natin, hallelujah, ang kalooban pa rin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. So let us not give up easily. Jesus is a victorious and He wants us also to become victorious. Remember, we are born to win. Hallelujah. Sabi, John 16:33, I have told you these things so that in me you have peace. In this world, you will have trouble. Amen. Totoo naman. But take heart, I have overcome the world. Hallelujah. Pag tayo nakikipagbakbakan sa mundo, no, para bang kapag mas lalo nating binibigyan priority yung mga personal desires natin, personal plans natin, and we are not acknowledging God, talagang struggle to. Amen? Pero kung tayo daw ay mayroong mga personal desires o plans, sabi nga, so words, many are the plans in man's heart, but only the plans of God prevail. Plano pa rin ng Panginoon ang siyang mangyayari. Yes, God knows. He knows our desires. Kahit nga, alam niya, hindi ka pa nagsasalita eh. Alam ng Diyos ano nasa loob natin. Pero if we acknowledge Him, if we trust in Him, ito ipagkakaloob pa rin niya yung naaayon sa kalooban ng Diyos at plano ng Diyos. Amen? So what we need is to wait patiently. Ayaw mo ng struggle? You got to wait patiently sa kalooban ng Panginoon. Because the more na gusto mo nang mangyari yung mga bagay na nais mo, plano mo, gusto mo, desire mo for your family or para sa sarili mo, once na ikaw ay nagsarili na, there would be struggle sa lakad mo. Amen. So let God do His work. What you need is to do your part. Huh? Amen. Na yung bang manalangin ka, Lord, ano bang kalooban mo? Lord, gagawin ko to para sa'yo. Just let your will be done. Hallelujah. And that is the fully trust na ibibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. I have told you these things so that in me you have peace. And that is true. There is peace in the Lord Jesus Christ. Amen. Meron ako isang vision din na pinakita one time na alam mo yung waves, di ba? Kapag tumindi na yung alon at ikaw ay nasa bangka, ibig sabihin ito, hallelujah, sa buhay mo, talagang pati ikaw ay inaalon na rin. Ha? And I saw a vision na siguro kumbaga may paglago ang Panginoon. I see myself, tapos confirmation noon last Sunday na si Dad ang nag-teach. And then, pinakita ng Lord na isang bangka at nakahiga na ako, no? Alam ko sa buhay ko na minsan, yun yung sinasabi ko sa inyo, is there really, may fear pa ba? Na minsan ba nasusundot pa tayo ng fear? Yes? No, minsan dumarating, no? But God has shown me, no? Ng isang boat at nakahiga ako. And a lot of waves na dumarating, hallelujah. Na talaga, alam mo yung waves na umuugong tuloy, ugoy, no? Parang duyan. Ang peaceful ko na doon. Hallelujah. And I believe in Jesus' name na ibig sabihin lang na to, na tayo ay habang dumarating yung mga problema sa buhay natin, huwag natin katakutan. Huwag tayong mag-alala. Na i-share ko to because of that word. Hallelujah. Because of that vision na ipinakita sa atin, sa akin ng Panginoon, that one day we will become peaceful kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon. There is peace in Christ Jesus. Wala nang pwedeng humatak
ng mga problema na dumaan sa buhay ninyo o sa buhay nating lahat. One day we will become peaceful. We are in peace. Hindi ko sinabing RIP. Kumbaga tayo daw ay mamamahinga sa presensya ng Panginoon. Amen. Gusto niyo ng tunay na kapayapaan? Then dwell in God's presence. Sa presence tayo ng Panginoon, makakakuha ng totoong rest. Sabi ng Lord, come to me. Are you tired? Come to me and I will give you rest. You want rest? You want peace? Go to His presence. Huwag mong kaligtaan. Kapag dumarating ka, huwag mong kaligtaan ang words ng Panginoon. Huwag mong kaligtaan ang prayer meeting. Huwag mong kaligtaan ang worship. Hallelujah. Amen. Praise God. But take heart, I have overcome the world. Si Lord ang kasama mo sa bawat sitwasyon o laban ng buhay mo. Amen. Your life is controlled by what? Okay. Point number four. Sorry, ma-advance ko. Point number four. Okay. Kaya ko rin po pala, sorry, kaya ko nasabi that He wants you to be victorious. It's because doon sa sinabi, arise and do not be afraid. Okay? Kasi natakot doon ng mga disciple, yung narinig nila, di ba, yung bosses ni God. Now, this is my son, my beloved son, whom I am well pleased. No, sabi, biglang natakot yung mga disciple, napaluhod sila doon, di ba? Napayuko sila, kung babalikan natin yung story yon. Pero ang sabi ni Jesus, arise and do not be afraid. No? Kapag naririnig natin ang boses ng Panginoon, hindi natin kailangan matakot. Hallelujah. Pag narinig mo ang boses ng Panginoon, automatically, your life will become victorious. Kasi kung wala kang boses na naririnig sa Diyos, you didn't know where you're going. Tama? Kaya napakahalaga sa atin ang marinig natin ang boses ng Panginoon. Ng Panginoon. Hallelujah. Maraming boses sa mundo. But what we need is to discern more of His voice. At dadalahin ka sa boses na ito ng Panginoon sa isang matagumpay na buhay kasama ng Diyos. Amen. Point number four. As we need to be focused on Jesus Christ. Focus. That's my point number four. Sabi dito sa last verse ng Matthew, when they had lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. No. Wala silang ibang nakita. Diba sabi, arise and do not be afraid. At nung sila'y tumayo, hallelujah, ang nakita na lamang nila sa kanilang mga mata ay sino? Ay ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Pag tayo dumarating ka ba doon sa mga laban mo, pag tayo mo, alam mo ang Panginoon, Siya ang nakikita mo. Amen? Mas lalo tumitibay yung relasyon mo sa Panginoon. Mas lalo ka nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pinagdaanan mo. Hallelujah! Hallelujah! Amen! You got only to fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith, of our faith. Hallelujah! Focus. Fix your eyes to Jesus because your life is controlled by what you focus on. Saan ka nagpo-focus ngayon? Sa trabaho? Sa business? Saan tayo nagpo-focus? Sa Panginoon? Sa laban? Anong pinofocusan mo? If you are focusing with our emotional pain, hallelujah, mas lalo tayong mawawala sa Panginoon. If we are focusing on our business, mas lalo tayong pwedeng mawala sa Panginoon. Sabi nga, iisa lang daw ang tinatawag na focus. Hindi tayo pwedeng magbigay ng dalawang focus. Iba na yun. Diba? Cross eyes? Hallelujah. There's only one focus. At kung yung focus na yan, yan ang nagko-control sa'yo sa paglakad mo sa Panginoon. Amen. Your life is controlled by what you focus on.
Ask yourself, saan ka ba nakafocus ngayon? Saan nga ba ako nakafocus ngayon, Lord? Sa'yo nga ba? Kasi parating ka na, Lord, eh. Kailangan ko mag-focus sa'yo. Malapit na, Lord. Malapit ka nang dumating. I need to focus and fix my eyes only to you now, Jesus. Amen. Remember that we are above of every situation, of every circumstances, of every fear, and of every emotional. Hallelujah. Let us focus. Amen. Sundin lang natin kung anong nais ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Amen. If we are really focusing or fixing our eyes to Jesus, it means He is the one who controlled our life. Ama? So through Him, kung tayo nakafocus sa Panginoon, dinadirect tayo ng Panginoon doon or ina-align tayo ng Panginoon doon sa path na nais niya na mapagtagumpayan natin. Hallelujah! Sa destiny that God, if we are focusing in Christ Jesus, hallelujah, we will reach our destiny. We will reach our eternal life with Jesus Christ. Amen. So we need to enjoy. Kumbaga, enjoy natin. No, enjoy natin na yung talagang nakafocus tayo sa Panginoon. Amen. Sa words ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon. Lahat ay sabi nga, got to embrace. Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 11, therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Alam mo yun, kapag nakafix lang tayo o nakafocus sa Panginoon, sabi nga, di ba, ang goal natin is to become His image. Ano ba yung image ng Panginoon sa'yo? Sabi nga, tinanong kami one time, ano ba yung traits or katangian ng Panginoon? Isa sa mga katangian ng Panginoon sa na nakikilala mo siya. Hallelujah! Ang Panginoon daw ay mapagpatawad, ang Panginoon daw ay mabait, ang Panginoon daw ay gentle, He is righteous, He is holy. Kung ito ay mga katangian ng Panginoon at tunay tayo nakafocus sa Panginoon, that image of Christ will become like us. Amen? Because He said doon sa words niya that we are, sa 2 Peter, nasabi doon that we are the partaker of the divine nature of God. Kung partaker tayo, pag sinabing partaker, tayo daw ay nakikibahagi ng kung sino ang Panginoon. At yun ang goal ng Diyos, to be the Christ image or the image of God. Hallelujah! At kung tayo, at yun ay word ng Panginoon that we are a partaker of His divine image, walang imposible kung tayo magpapatuloy lamang sa Panginoon, kung tayo nakafocus, nakafix ang ating mga mata sa Diyos, then, hallelujah, the divine nature of God will also be like Him. Amen. Walang imposible. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Yet, bagamat tapos na ang Kanyang isinulat na story sa buhay natin. Hallelujah. At yun ay nilalakaran natin as Christian at nagpapatuloy sa Panginoon. Bagamat sabi nga, even the Israelites dumaan sa mga wilderness, pero ang daming reklamo, dumaan sa mga sa dagat, sa Red Sea. Hallelujah. But still, kaunti yung nag-response. Ang mahalaga sa atin as Christian na nire-remind ngayon ng Panginoon na naririnig natin sa mga preaching previous, we got to respond. Hallelujah. We need to respond right. Dumadaan ka man naman sa bawat sitwasyon na hindi maganda, you got to respond right. Dahil tinuturo tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon to be like Jesus Christ. Amen. Kung tumataas ulit ang pride mo, you got to remember that Jesus Christ is humble enough for you to humble yourself in every situation. Kung nag-aalala ka na si Jesus Christ hindi nag-aalala nung siya'y walang tahanan, nung siya'y walang makain, we got to be like Jesus Christ. Hindi rin nag-aalala. Amen. Kung tayo ay nakafocus kay Christ, hindi imposible na tayo maging kalintulad ng Panginoon. Kung ang mga kabataan, di ba,
dati meron tayong ina-idol na mga artista. Sharon Cuneta, Vilma Santos, Nora Honoro, sino pa mga ina-idol nun? Diba, every time na panonoori mo yung movie niya, gustong-gusto mo, bibili ka pa ng mga magazine nun, ng mga posters nun, talaga sa mga drama, gusto mo siya naririnig, pinapanood. Hanggang unti-unti, napapansin mo sa ang itsura mo, kung ano ang buhok ni Vilma Santos, ay gusto ko rin maging ganito ang buhok ko. Kung ano yung damit na meron ng artistang ito, gusto ko may ganito rin ako. Kinakopy natin ang mga idol natin before. Hallelujah. Tama. And so kung tayo ngayon daw, bakit? Kasi doon tayo nakafocus. Doon ka nagpo-focus sa mga ina-idol mong artista. Tama? And you wanted to be, sana may ganun ako. Sana itsura ko may, di ba? Ah, I believe yung iba ganun, no? Hallelujah. Dati. Pero ngayon, nare-remind tayo, we need to fix our eyes unto Jesus. At kung tayo daw ay nakatuon lamang sa Kanya, hallelujah, yung magiging inside and out of Christ, walang imposible, tayo rin daw ay magiging kalintulan ng ganun. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. And last verse, Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Sabi ni Paul, not that I have already obtained. This is the last verse na po ne. Sandali lang to. And all this, or have already arrived. Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Hallelujah. Sabi sa 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Amen. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. And then sinasabi, hindi pa tapos si Lord. What we need is to press on. Sabay-sabay nga tayo, press on. Press on. Lakasan natin. Press on. Hallelujah. Sabi doon sa word, two or three that gathers together, the presence of God is in our midst. Ayun, sinabi nga ito sa incubation eh, kahit pa tayo ay iilan lang, pero kung lahat daw tayo ay nagsasalita, nakikipag-coordinate, hallelujah, there is power. Amen. Ulitin natin, press on. Hallelujah. We got to press on. Moving forward. Amen? We got to move forward. Gustong-gusto ko yung example ni Moses. Hallelujah. Sa Red Sea, wala na siyang ibang makikita. Nakikita. Sarado ang dagat. Andun ang Israelites. Ang mga chariots, papatayin kami. Nandun siya sa isang sitwasyon ng mga Israelites. Tama ba? Ang mga Egyptian pa lang sumusunod sa Israelites. Hallelujah. Wala, para bang pakiramdam ng tao ng mga Israelites na to, saan na kami pupunta? Paano na kami? Mamamatay kami dito. Pero anong sabi ng Panginoon? Move forward. Para bang kung tayo hindi konektado sa Panginoon, Lord, paano ako mag-move forward? Woo! But the words, ang sabi, press on toward the goal. Woo! Got to press on. Mm.
alalahanin pa rin yung mga promises ng Panginoon sa iyo. You still have to embrace the calling of Christ in your life. Ano ka noon? On fire ka ba nun sa Panginoon? Noon naman tinawag ang Diyos, noon naman nakilala ang Diyos, are you still on fire? You are on fire, amen? But along the way, taon, ano ka? Sino ka? Dumarating yung mga bagay-bagay. Hallelujah. Mga sitwasyon. Hallelujah. And there are times na sometimes you wanted to stop. Stop over mo na ako dito. Lord, may grace ka naman, di ba? Stop over mo na ako. Pahinga mo na ako. Hallelujah. But Paul, but Moses still have that connection to God. Ano lang sabi na, Lord? Taas mo lang yan. From now, you will see the deliverance of my salvation. Magtiwala ka lang. Ha? Kasama mo ang Panginoon. Even doon sa Exodus na yon, sinabi ni Lord kay Moses. Ang feeling ni Moses, wala na mga Israelites, wala na akong lulusutan, mamamatay ako dito. Hallelujah. But God is reminding us this morning to press on. Press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. And I know every one of us called by God. Tinawag tayo ng Panginoon and minsan tayo nag-response sa Panginoon. Hallelujah. And if there are times in our lives na dumarating ang mga bawat sitwasyon, irritation, struggles, or anything in your situations, in our situations, always remember what Paul said, press on. Press on. Ikaw ang magpa-press on yan. Amen. Kaya si Jesus Christ, lagi tayong kino-coach, choose life. Hallelujah. Choose life. We got to press on to win the prize and the heavenly reward. Even Paul, hindi pa siya, lagi niya sinasabi dito, I am not already obtained. Hindi pa ako ganap. Hindi pa ako ganap. Hallelujah. Nagkakamali din. But, sabi, you got to press on. Hallelujah. It's okay na fall. It's okay, but you got to rise up again. At wag mong hahayaan na ikaw ay naglulugmok sa isang position na yan. Because remember, God wants us to become victorious. Hallelujah. Amen. We are more than a conqueror. We are more than an overcomer. At yung tinawag ng Diyos ay patuloy niyang tatapusin. What God has started upon our lives, He will bring it into completion until the day He comes. At panghawakan natin ito. Lahat ng inumpisahan ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng pamilya natin, it will become, it will happen, it shall prevail in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us all stand. Hallelujah. Let's speak in tongues, hallelujah, Jesus. I want you to connect your spirit with the Lord in the name of Jesus. Intensify your prayers sa Panginoon, Jesus. Oh, yeah,
Father, we thank you, Jesus. We thank you for your words this morning. We thank you, Jesus, for you have chosen us, all of us in this place. You have chosen our family and even this church, Panginoon, O God. Thank you, Jesus, O Lord God, dahil pinili mo kami maging kahalintulad mo, Panginoon, O God. And we will continue to fight the good fight of faith, Father, for this image, Panginoon, O God. We will continue to fight for our calling, O Lord God. We will continue to fight, Panginoon, and stand for the truth, O Lord God, in the name of Jesus, O God. Father, I thank you for in every lives, O Lord God, in this place, O God, that in Jesus' name, Father, that the words na nakuha namin, O God, ito'y patuloy namin pangahawakan. May you continue to bless each one of us, O God, every family or individual represented in this place, O God. Father, I thank you. I declare victory upon victory. I declare favors upon favors. I declare, oh God, wisdom, knowledge, and understanding, God. I declare, oh Lord God, that everyone will continue to choose and fight for their best, Panginoon. Upang ikaw ay mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan na ito, oh Father, in the name of Jesus, Lord. Father, we thank you, we honor you, and we bless your holy, holy name, Jesus. Mighty name, hallelujah. Everybody say, amen. And